Mula lang sumali siya noon sa Starstruck ay tuloy-tuloy ang naging karera ni Yasmin Curdy sa showbiz. Mula sa pagiging isang young star ay naging ganap na isa sa pinakamagaling na mga drama actress si Yasmin ng kanyang henerasyon. Paano nga ba nagsimula si Yasmin? At paano niya napanatili ang kanyang karera sa showbiz? The Philippine Showbiz List presents Showbiz Career Story of Yasmin Curdy. Career beginnings. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi starstruck ang unang subok ni Yasmin sa showbiz. Katunayan ay sumali siya sa modeling search na sponsor ng isang produkto nung high school pa siya. Ang naturang contest ay inere sa ABS-CBN sa Sunday variety show na ASAP. Pero hindi siya pinalad rito at ang Jaboom Twins ang nag-uwi ng panalo. Ganun pa man, matapos nito ay kinuha siyang endorser at nagkaroon ng print ads kung saan ay lumabas siya sa iba't ibang teen magazines. Ngunit hindi naging matagumpay ang modeling career ni Yasmin at muntik nang hindi ituloy ang kanyang showbiz dreams hanggang sa dumating ang isang oportunidad. Ito ay sa reality-based talent search show ng GMA na Starstruck. Sa isang interview ay naibahagi ni Yasmin na ang kanyang kaklase ay naghikayat sa kanya na mag-audition sila sa naturang talent search kung saan ay nag-cutting classes pa sila. Bagamat ang kanyang kaklase ay nag-impluwensya sa kanya, ay dito naman naisip ni Yasmin na gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na makapasok sa showbiz. Pero aminado si Yasmin na wala siyang ideya nung una kung ano nga ba ang Starstruck, kung ito ba isang youth-oriented show at walang ideya kung ano ang kanyang ini-expect. Hindi akalain ni Yasmin na makakapasa siya sa naturang audition, pero hindi naman pinalad ang kanyang kaklase. Dito na nga nagsimula na ang unang season ng Starstruck, ang naging tiket niya sa showbiz industry matapos na mauwi niya ang titulong First Princess o runner-up noong 2003. Sa Starstruck pa lang ay pinuri na si Yasmin para sa drama acting skills niya. Katunayan, sa kanyang final performance ay ginawa niya ang drama anthology. Ito rin ang dahilan kung bakit hinasa siya ng GMA upang maging drama actress at gumanap sa mga support roles sa iba't ibang programa ng Kapuso Network. Dito rin nag-umpisang ipareha siya sa kanyang co-finalist na si Rainier Castillo at isa ang love team nila noon na nagkaroon ng mga fans. Naging bahagi rin si Yasmin ng variety show na SOP Rules. Noong 2004 ay napanood rin siya sa pelikulang HD Mass 1941, Mahal Kita, at sa So Happy Together. Unti-unti namang nakilala si Yasmin na mapasama siya sa 2005 hit fantasy series na Encantadia kung saan ay gumanap siya bilang si Mira na anak ni Perena na ginampan ang karakter ni Sunshine Dizon. Showbiz Breakthrough. Noong 2006 ang dumating ang biggest break ni Yasmin nang makuha niya ang major roles sa dalawang musical-themed drama shows na Now and Forever Presents Tinig at Bakekang. Ang karakter niya bilang si Charming sa Bakekang ay naging popular sa kasagsagan na pag-ere nito na dahilan upang agad na ibigay at ipagkatiwala sa kanya ng GMA na magbida sa lead ng afternoon series na Cine Novela Presents Pati Ba Pintig ng Puso. Sa press conference na naturang serye ay binigay ng GMA Network ang korona kay Yasmin bilang GMA Drama Princess dahil na rin sa hindi maitatangging husay na pinamalas niya sa pag-arte at sa high ratings ng naturang show. Ang tagumpay ng seryeng Pati Ba Pintig ng Puso ang nagbigay daan kay Yasmin at sa ka-love team niyang si JC De Vera na magbida sa dalawa pang programa. Ito ay ang Pasan Ko Ang Daigdig at Babangon Ako't Dudurugin Kita. Sa huling quarter ng 2008 ay binigay naman ng network kay Yasmin ang bumida sa remake ng Saan Darating ang Umaga. Ang naturang sininovela ay nakakuha ng primetime ratings kahit na tuwing hapon ito iniere at naging top rater at all-time highest in national TV ratings. Noong 2009 ay muli siya napanood sa drama series sa Dear Friend Madrasta na nag-top sa weekend daytime ratings. Kasunod nito ay nagbida rin siya sa SRO Cinema Series suspense drama na Suspecha. At noong 2010 ay naging bahagi siya ng cast ng fairytale television series na Grazilda kung saan sa unang pagkakataon ay gumanap si Yasmin na kontrabida. Noong 2011 ay naging tampok siya sa epic series na Amaya para sa multi-episode guest arc sa pagganap sa karakter na Apila. Matapos nga nito ay pansamantalang na maalam sa showbiz si Yasmin upang mapagtuunan ang kanyang pag-aaral at bumuo ng pamilya.
music career. Bukod sa pag-arte ay pinasok din ni Yasmin ang pagkanta at isa siya sa naging pinaka-promising na recording artist. Noong 2005 nang ilabas ang kanyang debut album sa ilalim ng GMA Records na may titulong In the Name of Love. At isa sa napasikat niyang kanta ay ang I Know na ginamit bilang theme song ng Korean teledrama na Sweet 18. Naging big hit ang album niyang ito kung saan ay nakatanggap si Yasmin ng ilang parangal mula rito, kabilang na nga yan ang GMMSF Box Office Entertainment Awards bilang Most Promising Female Singer. Noong 2007, nang ilabas naman niya kanyang second album na Love Is All I Need na nanalo ng Gold Record Award mula sa Philippine Association of the Record Industry. Pero na-cut short ang pagiging singer ni Yasmin na magpa-opera ito sa lalamunan dahil may kailangan tanggalin na cyst sa kanyang vocal cords. Back in showbiz, masasabing na sa peak na kanyang showbiz career si Yasmin na magdesisyon siyang tapusin ang kursong nursing. Puro lead roles na kanyang mga ginagampan na noon, kaya nagulat ang marami nang panandalian niyang lisanin ang showbiz. Pagkatapos nito, nabalitaan na lang na may asawa na siya at nagkaanak na. Pero ayon kay Yasmin, wala siyang pagsisisi sa mga naging desisyon niya sa buhay. At noong 2013, ay tuluyan na nga nagbalik sa pag-arte si Yasmin sa primetime remake ng 90s series ng GMA7 na Ana Karenina. At sa kanyang pagbabalik ay mula sa mga teenage roles ay gumanap siyang ina sa karakter na ginampanan ni Barbie Forteza. Sa sumunod na taon ay mapasama siya sa primetime drama thriller na Rodora X kasama kanyang kapwa starstruck alumna na si Jeneline Mercado. Nang taon ding yun nang matanggap ni Yasmin ang parangal mula sa 28th PMPC Star Awards for Television bilang Best Single Performance by an Actress sa pinakitang galing sa isang episode ng Magpakailanman na Nalunod na Pag-asa, The Cebu Ship Collision. Noong 2016 ang muli siyang magbida sa hit afternoon drama series na Sa Piling ni Nanay, kung saan gumanap siyang surrogate mother. Matapos nito ay lumabas pa siya sa ilang TV shows na Kapuso Network. Noong 2018 ang ibigay naman sa kanya ang serye na Hindi Ko Kayang Iwan Ka na naging big hit. Dito ay muling na ipamalas ni Yasmin ang kanyang talento sa aktingan na dahilan upang mauwi niya ang Best Drama Actress sa 32nd PMPC Star Awards for TV. Kasunod nito, ilan pa sa pinagbidahang serye ni Yasmin ay ang morning drama na Hiram na Anak kung saan ay nakuha niya ang nominasyon bilang Best Drama Actress mula sa 33rd PMPC Star Awards for Television. Hindi naging kaila ang naging magandang takbo ng karera ni Yasmin at nagkasunod-sunod pa ang mga proyektong ginawa niya, kabilang niyan ang seryeng Beautiful Justice, I Can See You, The Promise, at Las Hermanas na nagtapos ang January 2022. Startup PH. Pinatunayan nga ni Yasmin na kahit may pamilya na siya ay kaya niyang balansehin ito at tumanggap ng mahahalagang role at proyekto. Isa nga sa inaabangang programa ngayon ni Yasmin ay ang mapasama siya sa Philippine adaptation ng hit Korean drama series na Startup na nakatakdang i-ere sa darating na September 26 na mapapanood gabi-gabi kung saan ay gaganap siya bilang si Katrina Ina Diaz, ang ate ni Bea Alonzo. Sabi ni Yasmin sa isang interview na in-offer sa kanyang naturang proyekto ay talagang tinanggap niya agad bagamat may pressure ay ginawa niya itong challenge sa sarili. Pag-amin niya pa na medyo out of the box para sa kanyang naturang role at ito ang unang pagkakataon na gagambanan niyang ganun nakakaiba naman. Sa mga nagdaang proyekto ni Yasmin, hindi niya ikinaila na halos parehas na ang papel na kanyang ginagampanan na laging inaapi at madrama. Samantalang sa Startup PH daw ay ibang-iba ito sa kanyang career at na-excite siya na gawin ito. Anya talaga na pinag-aralan daw niya ang role niya rito dahil fan daw talaga siya ng Startup, kaya inuulit-ulit daw niya na ang panunood. Maging ang batikang director na si Gina Alahar na kasama sa naturang serye ay bumilib sa pinamalas ni Yasmin. Sa isang panayam sinabi ni Gina, nagulat daw siya kay Yasmin dahil kitang-kita niya kung paanong kinarir nito ang kanyang role na may ginawa raw ito kung ano ang magandang atake na patunay ng pagiging mahusay na aktres. Family. Bukod sa patuloy na pamamayagpag ng showbiz career ni Yasmin, ay hindi naman maitatanggi ang matagumpay at masayang buhay pamilya nito na pinatunayang kaya niyang pagsabayin o balansihin ang kanyang trabaho bilang artista at ang responsibilidad bilang asawa at ina. Si Yasmin ay kinasasapilotong si Ray Soldevilla at nagbunga ang kanilang pagmamahala ng isang anak na babae na pinangalan ng Ayesha. Makikita din sa mga social media posts ni Yasmin ang masaya nitong buhay may asawa. Noon na binahagi ni Yasmin sa mga nagdaang panayam na matagal na nga nila gustong mag-asawa na sundan ang panganay nila pero nagka-pandemya at ngayong pwede na saka dumami naman ang trabaho nila. Thankful to Starstruck. Maraming nagawa ang Starstruck and I'm very thankful kay Starstruck
na kung hindi kay Starstruck, hindi ko maabot ang mga pangarap ko sa buhay. Ito ang binitawang pahayag ni Yasmin sa isang panayam na lahat ng naabot at tinatamasa niyang tagumpay ay matatanaw niyang utang na loob niya sa Starstruck ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na tuparin ang kanyang mga pangarap sa buhay na labis siyang pinagpapasalamat. Noon pa man daw ay gusto niyang mag-artista, mapunta sa TV at o Marte, at hanggang ngayon hindi nagbabago na yun pa rin ang gusto niyang gawin. Bukod sa pagsasanay sa talento, ang kabuoang journey din umano niya sa Starstruck ang naging training ground niya sa tunay na mundong kanyang kakaharapin sa showbiz industry bilang artista na patuloy niyang dinadala, partikular na pagkakaroon ng magandang pagkikisama sa kapwa kasamahan sa industriya at wag basta magpapadala sa sabi-sabi o kumakalat na intriga. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!